Ikinuwento ni Sandro Mulak sa Senado ang umano'y sexual harassment sa kanya ng mga independent contractor ng GMA Network na sina Richard Cruz at Jojo Nones. Lasing na umano si Cruz at nakahiga sa kama nang pumunta si Sandro sa hotel room ni Nones sa Pasay. Binigyan daw ni Nones si Sandro ng wine at may pinasinghot sa kanyang droga, saka siya pinagsamantalahan. Mariing itinanggi ni Nones at Cruz ang paratang. Hindi rin daw sila nag-alok ng donasyon sa charitable institution na mapipili ng pamilya mula. Inalmahan ito ni Senate President Pro Tem Jinggoy Estrada dahil taliwas raw ito sa mga affidavit ng biktima, pati ng witness, na si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Kaya ipinakontempt si Nones dahil dito idinetain siya ng Senado. Sisingutin po lahat gamit po yung 500 peso bill. Inutusan kanya ni Jojo para sumingot. Hindi yes, mahitit yun eh. Tuloy-tuloy ang pag-inom mo ng wine. Hanggat okay. Malasing ka. Nanghina ka ba? Yes po, Your Honor. Nung pinapasinghot ka nitong dalawa, ano nararamdaman mo? Were you high? Nanghina ka ba? Namanhid po ako, Your Honor. You lied down in the bed. Am I correct? Hindi po ako nag-lie down. Hinila po ako sa bed. Sino nanghila sa'yo sa bed? Jojo Nones po. Hindi po totoo yun. Hindi na kayo naawa sa bata? Huh? Tapos lahat ng kababuyan ginawa niyo sa bata. Your Honor, with all due respect, please don't judge us. Hindi pa po kami convicted sa case. The case has just been filed po. We are not lying po, Your Honor. You're lying. We're also just defending our side. Napaiyak naman sa pagdinig ang singer na si Gerald Santos nang ilahad na hinalay umano siya ng musical director ng sinalihang contest sa GMA Network noong 2005. Naghain daw ng kaso sa GMA Network si Gerald 5 taon matapos ang insidente. Sinuspindi at inalis ng GMA ang sangkot na musical director. Pero sabi ni Gerald, naramdaman niyang naapektuhan na ang karir niya. Sa huli, nagpa-release sa GMA Artist Center si Gerald at lumipat sa ibang network.